Hingal yung awitin. Shall we stand please? Luke chapter 11 verse 1. We will read one verse only this afternoon. Luke chapter 11 verse 1. Ready? Go. And it came to pass that spring in a certain place, when he was seized, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray. And John also taught his disciples. Let us pray. Heavenly Father, we thank you so much for this afternoon. Bless us, Lord, as we study your word, and give me wisdom. And Lord, nawa kayo po ang mapuri sa hapong ito. Thank you so much, Lord, for your faithfulness in our lives. And you are good, Lord. And Lord, forgive us in all our sins. In Jesus' name, amen. Okay, tayo po mga po na po. Maraming salamat. Okay, our topic this afternoon is all about, Lord, teach us to pray. Lord, teach us to pray. This month is our theme is prayer. Okay, prayer is the one of the most important habits that a believer should have. Though prayer is more than of a habit, it is scheduled time fellowshipping with the Lord, an intimate moment we spend with our Savior. Everyone should learn how to pray. Yes, it is necessary to learn about soul winning, Bible study, discipleship, music ministry, or even giving, but all of this should be done through the power of prayer. Ayan ang nakukuha kapag mabilis ang kanta. We should learn how to pray since we receive a lot of teaching about this. Okay, we cannot really be a good Christian and not pray. Just like you cannot have a good marriage if you don't talk to your wife, but in both circumstances, you should be miserable. Prayer is a pipeline of communication between God and His people, between God and those who love Him. Prayer articulates dependence, demonstrates relationship, communicates gratitude, and generates humility. Now, in the Philippines, we have a lot of conferences. We have soul winning conference. We have Baptist distinctive conference. Wala pong problema doon. Pero bihira na magkaroon ng prayer conference. But sana po makita po natin na ang panalangin ay napakahalaga sa buhay ng isang Kristiyano. Amen? Praying means we are dependent upon God and admitting that without Him we can do nothing. Prayer is a vital in Christian life. Prayer is the key in the morning and the lock in the night. Ang unang dapat gawin ng isang Kristiyano, kung tayo ay nagsasabing na tayo ay Kristiyano, ay dapat buksan natin ang ating umaga sa panalangin. At simulan natin ang bawat araw ng tamang gawain. At ito po yung tinatawag nating panalangin. Kaya nga po mababasa po natin dito, in Luke chapter 11, ang mga disipulo ay pumunta sa Panginoon at sabi nila, Lord, teach us to pray. At kung babasahin po natin ang following verses, tinuruan sila ng Panginoon kung papaano manalangin. And praise God, dahil po ang panalangin ay libre. Ang panalangin ay walang pinipiling panahon. Ang panalangin ay walang pinipiling oras. Pwede kang dumulog sa Panginoon kahit anong oras. Ang panalangin ay 24 oras na naka-open sa bawat Kristiyano. Yun nga lang po, ang nakakalungkot sa atin, minsan nakakaligtaan natin ang isa sa pinakamahalagang gawain natin bilang isang Kristiyano. At ayan po ang panalangin. Kaya nga po yung sinabi ko kanina, meron tayong mga mission conference, meron tayong soul winning conference, meron tayong leadership conference, meron silang tinatawag na cheerful giving conference na kung ituro man talaga nila ay wala sa Biblia at malayo sa Biblia,
Pero ang sinasabi ko po dito, ang lahat na ito ay merong kaakibat or nakakonekta sa panalangin. Amen? Amen? All of these ministries that we should have or that should be rooted in prayer and grounded in truth. Yes, masyado tayong busy sa mga gawain. Pero minsan, yung pinakamahalagang dapat nating gawin ay nakakalimutan natin na ipanalangin ang bagay, ang mga dapat nating gawin para sa Panginoon. Now, let's go back to our passage. When the disciples came to Jesus and asked Him for some instructions, they realized the importance of prayer in Jesus' life. And they no doubt felt that it should be of a greater importance in their lives too. It's not bad to ask questions about anything or everything, especially when it comes to spiritual matters. Hey Christians, walang masamang magtanong. Amen? Ito nga, disipulo na. Dumating pa rin sa kanila ang pagtatanong. Pinahalagahan nila ang isang tanong na ibinigay nila sa Panginoong Hesukristo. And if you are a spiritual Christian, you will desire spiritual things. Amen? Do you have the kinds of desire? Remember, ang mga disipulo ng Panginoon ay nagtanong, sino tayo bilang isang ordinaryong tao sa mundong ito na hindi umalam ng mga bagay para sa Panginoon? Alam nyo, marami tayong mga inaalam sa buhay-buhay natin. Pero yung mga bagay na para sa Panginoon ay hindi natin inaalam. Masyado tayong busy sa ating buhay. Hindi ko man sinasabing pabayaan natin ang ating physical na buhay, pero merong mas higit na dapat nating pahalagahan. At walang iba po kundi ang ating espiritual na kalalagayan. We ask about the life of others and we are interested in knowing what is the latest fashion and trend. Pero dumating pa sa ating buhay na tayo nagtanong kung paano ba mag-aral ng Word of God? Dumating na ba sa ating buhay na tayo nagtanong sa ating sarili, paano ba ako mag-soul winning? Dumating na ba sa aking buhay na ako'y nagtanong sa aking sarili, paano ba mag-Bible study sa ibang tao? Dumating na ba sa aking buhay na ako'y nagtanong sa aking sarili, paano ba manalangin? Mahalaga po ang panalangin. Katulad ng mga disipulong ito, sila'y nagtanong sa ating Panginoong Hesukristo. At ang mga disipulong ito ay hindi nagtanong sa ating Panginoong Hesukristo paano niya pinagaling ang may sakit. Ang mga disipulong ito hindi nagtanong sa Panginoon, Panginoon, paano ka nagbuhay ng isang patay? Ang mga disipulong ito ay hindi nagtanong, Panginoon, paano ka lumakad sa ibabaw ng tubig? Pero ang tinanong nila sa kanilang buhay at ang tinanong nila sa Panginoon, Lord, teach us to pray. Nagsabi sila, Panginoon, turuan mo kaming manalangin. At ito po ang isang pinakamahalaga na dapat nating gawin sa ating buhay na tayo ay magkaroon ng seryosong panalangin para sa ating espiritual na kalalagayan. This is our communication to God, mga kapatid. Ang panalangin. Wala na pong ibang komunikasyon na pwede nating gamitin para lumapit sa Panginoon kundi ang panalangin. This man knew that prayer was a central to everything else in their relationship with God. They wanted to have a prayer life like the one they saw in Jesus. We need to learn how to pray prayers that avail much. Prayers that prevail with God. Prayers that are heard and answered. Amen? Amen? This passage has some important things to say about the matter of pray. At ako po'y naniniwala, ang hindi paggawa ng panalangin ay kasalanan. Amen? Amen? Kasalanan yan. Kasalanan po yan. Ang pagkaligta, ang pagkalimot sa panalangin ay kasalanan. Why? Because we are commanded to pray. Asa na ba? Yan na. In 1 Thessalonians 5:17, pray without what? Ceasing.
To fail to pray is to commit sin. Many need to repent of their prayerlessness, and there is no substitute for a strong prayer life. Your greatness and success in your public life and ministry are directly tied to your prayer closet. If you will read na sa mga great Christians na mga nauna sa atin, ang sikreto nila ay ang panalangin. Kung bakit sila nagtagumpay, dahil merong panalangin na nangyari. Kung bakit sila naging kilala sa Christian world, dahil merong panalangin na nangyari. Kaya huwag po natin i-underestimate ang panalangin, mga kapatid. Sa ating Panginoong Hesukristo, if you will notice, Jesus is a man of prayer. Spending time in prayer was a normal practice for Jesus. There are some situations that Jesus prayed and we can learn through him. Number one, in Luke chapter 6, verse 12 to 13, "And it came to pass in those days that he went out into a mountain to pray and continued all night in prayer to God. And when it was day, he called unto him his disciples, and of them he chose 12, whom also he named," what? "Apostles." Jesus had times of focused prayer as he faced critical issues such as choosing his disciples. Prayer is very important in decision making. Amen. Amen? Ang magandang example, ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating Panginoong Hesukristo. Remember, prayer is our only communication to God. We are so blessed that we have this access to the Lord of Lords and King of Kings. Before you make a decision, however small or big it is, you should pray. Amen? Amen? Amen. Pray. Meron nga po akong kilalang pastor, yung tubig, pinapanalangin. Yung tubig na panligo, pinapanalangin. Tama nga naman. Dahil meron mga taong walang tubig para sa panligo. Akala natin ang panalangin ay para doon lamang sa mga malalaking sitwasyon ng ating buhay. Pero kahit po sa mga maliliit, ay dapat tayo'y manalangin. Amen? Huwag po natin i-underestimate ang ating panalangin. Now, why we need to pray before we decide? Because we asked for wisdom. Best example, ang ating Panginoong Hesukristo. We need the divine guidance of the Lord. Sapagkat, wala naman pong naghahangad na magkamali ng desisyon para sa ating sarili. Wisdom. Wisdom. Lalo po tayo, mga Kristiyano, sa ating araw-araw na pamumuhay, tayo lagi ay nagkakaroon ng desisyon. Tayo po ay gumagawa ng desisyon. At ang kaakibat po nito ay ang panalangin. Katulad kanina, di ba? Maari ang iba po sa atin, hirap na hirap bumangon sa kama. Magdi-decide ka, babangon ba ako o hindi? Di ba? Ang hirap-hirap nating pumunta sa ganitong gawain, pupunta ba ako o hindi? Sa kabila po niyan, dapat tayo ay manalangin sa Panginoon. Kailangan natin ng guidance, kailangan natin ng salita ng Diyos para po tayo ay matuto. Amen? Amen? Hindi po lahat ng tao ay binigyan ng oportunidad o ng pagkakataon na maturuan ng tamang panalangin. Hindi po lahat ng tao ay nagkaroon ng opportunity na mabigyan o maturuan ng tamang panalangin. And praise God, tayo mga Kristiyano na nandito, tayo po ay naturuan ng tamang panalangin. Pasalamat po natin yon. Dahil tayo ay nakaalis sa mga maling gawain or sa mga tradisyon na ating kinagisnan. Merong mga panalangin na walang kabuluhan. Paniwala po kayo doon? Merong mga panalangin na walang kabuluhan. Kaya nga po, pahalagahan natin ang oportunidad na meron tayo ngayon. Alam mo mga kapatid, magpasalamat po tayo kung anong tinuturo dito sa pulpitong ito, tanggapin po natin hanggat ito po ay nasa salita ng Diyos.
Hanggat po natin ito'y nakikita na may kakabuti po sa atin, tanggapin po natin ito. In Matthew chapter 6 verse 7, "But when you pray, use not vain repetitions as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking." Okay? Panalangin. Mahalaga po ang panalangin. Ano ang ating tradisyon na kinagisnan? Ama namin, nasa dingding ka. Ayan po ang ating kinagisnan. Hindi ama naming nasa langit ka. Sambahin ang larawan mo. Hindi sambahin ang ngalan mo. Amen? But praise God, tayo po'y nakalaya sa ganyang panalangin. Amen? Lord, teach us to pray. Number two, Jesus getting up early to pray, and he was going to secluded places to pray. Private place. Mark chapter 1 verse 35. "And in the morning, rising up a great while before day, he went out and departed into a solitary place and there prayed." Prayer is not learned in the classroom, but in the closet. Amen. Matthew chapter 6 verse 7, "But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret, and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly." Do we have a private time with God? Hindi po tayo mga publikano. Do we have a private time with God? May nabasa nga po ako dito. The story of great Christian achievement is the story of answered prayer. Your prayer life will determine your relationship to God. Amen? Amen, amen po ba? Amen. Your prayer life will determine your relationship to God. Did you pray for the message today? Amen. Did you pray for the service today? Amen. Did you pray to be a blessing to others today? Be honest, mga kapatid. Minsan, ang unang ginagawa natin sa pagkagising sa umaga ay tingnan ang ating mga cellphone. Minsan, ha? Nangyayari po yan. Partida pa, nakapikit pa ang mata. Alam kung saan dadaputin ang cellphone. Ayan ang nangyayari sa atin. Minsan, hindi po tayo nagiging aware. Sinasabi natin na ang panalangin, ang prayer ay napaka-importante, pero iba ang ating ginagawa. Iba ang lumalabas sa atin. Sabi nga ni kumparing Spurgeon, nagkausap po kami kahapon, "Prayerless church member is a hindrance. He is in the body like a rotting bone. Before long, since he does not contribute to the benefit of his brethren, he will become a danger and sorrow to them. Neglect a private prayer is the locust which devours the strength of the church." Kaya baga minsan, ang bigat-bigat ng gawain ng Panginoon dahil merong nagpapakarga. Sabi nga ng ating preacher kaninang umaga, madaling magsuot ng ganitong mga suotin. Pero inside, hindi mo nakikita. Ang daling kopyahin ng ganitong gawain. Umupo, maglagay ka ng pulpito, mag-hallelujah ka, pwede na. Pero yung mismong pagkatao natin, ano ba talaga? Ayon ang nagpapabigat sa gawain ng Panginoon. Imbis na tuloy-tuloy at sumusulong ang gawain ng Panginoon, ang bagal ng pag-usad. Bakit? Dahil merong mga Kristiyanong pabigat. Hindi nagiging aware. Hindi tayo nagiging sensitive sa ating mga ginagawa, sa mismo sa ating sarili. Kaya Christian, please, baguhin po natin. Tayo po ay magsisi. Amen? Magsisi tayo, mga kapatid. Hindi pa huli ang lahat. No prayer, no faith, no Christ in the heart. Little prayer, little faith, little Christ in the heart.
Increasing prayer, increasing faith, increasing Christ in the heart. And much prayer, much faith, much Christ in the heart. Kaya no prayer, no power. Diba, tingnan nyo, meron mga Kristiyano bagang pagkakita mo, parang ang bigat-bigat ng espiritu. Hindi ko alam kung sinapian or hindi ko alam. Diba, parang ang bigat. Bakit? Dahil talaga nagre-reflect yan, lumalabas yan. Amen? Amen? Sa pagsasalita, sa mga ginagawa, madaling umupo, madaling makinig, pero iba talaga ang espiritu. Kaya maging aware po tayo dyan mga kapatid, huwag nating hayaan na maputol ang ating komunikasyon sa Diyos. Huwag po nating hayaan, napakahalaga ng ating komunikasyon sa Panginoon. Pangatlo po, Jesus prayed before His arrest and crucifixion, trials and persecution. In Matthew chapter 26, verse 39 to 44, hayaan niyo pong basahin ko, and He went a little farther and fell on His face and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as Thou wilt. And He cometh unto the disciples and findeth them asleep, and saith unto Peter, What? Could ye not watch with me 1 hour? Watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit is needed, indeed is willing, but the flesh is weak. Mukhang talagang pagsasalita sa mata, may problema na. Next. He went away again the second time and prayed, saying, O my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done. Verse 43. And he came and found them asleep again, for their eyes were heavy. And he left them and went away again and prayed the third time, saying the same words. Trials and persecution. In this passage, Christ prayed 3 times. He knew what would happen to him. That's why his prayer had so much intensity. Why he prayed with intense prayer? Because he will face an intense situation. Tingnan nyo, the more na meron tayong malaking problema, pagsubok, ganun na lamang ang ating panalangin. Intense din ang ating panalangin. Amen? Bakit? Meron ka talagang gustong hingin sa Panginoon. But we can still see that his prayer is not a selfish prayer. Why? He was not thinking about his situation, but rather it was about the will of the Father. Alam ng Panginoon kung anong mangyayari sa kanya. Pero hindi pa rin yung kanyang kalooban, kundi yung kalooban ng Ama. Ayun po ang maganda sa panalangin. Hindi mo ipipilit kung ano ang gusto mo. Hihingin mo sa Panginoon, Panginoon, ito po ba ay kalooban mo sa akin? Nawa, ang kalooban mo nga talaga, Panginoon, ang mangyari sa aking buhay. Yun po mga kapatid, minsan sa ating panalangin, ini-insist natin kung ano ang gusto natin. Ang tanong ko, kung hindi nga yun ang gusto ng Panginoon sa'yo, ano ang attitude mo? Ano ang gagawin mo? Ito ang Panginoon. Nakikita niya. Okay? Nakita niya ang paghihirap, nakikita niya kung ano ang kanyang mararanasan. Pero ang sabi niya, kalooban pa rin ng Ama ang mangyari sa aking buhay. So mga kapatid, ito po yung mangyari sa ating buhay. Kalooban ng Diyos ang nawa ang mangyari po sa ating buhay. Amen? Sometimes we are selfish in our prayer. We are thinking about ourselves and not what the Lord wants in our life. Pagdating sa finances, lahat tayo ay nanalangin na magkaroon ng biyaya particular sa pinansyal. Pero dapat nating i-consider kung ano ang mga gagawin ba. Kung ano ba ang gagawin nating mga hakbang para magkaroon ng mga biyayang ito.
at upang mas lalo tayo mapalapit sa Diyos. O baka naman, ang ganitong mga panalangin ay tayo po di, ito po yung maging dahilan para tayo mapalayo sa Diyos. Minsan mayroong mga panalangin na obvious naman na mapapalayo ko sa Diyos eh. Bakit mo pa babanggitin? Kung alam mo mapapalayo ka sa Diyos, huwag ka nang manalangin ng ganung panalangin. Amen? Minsan common sense mga kapatid. Okay? Minsan common sense gamitin natin. Ang panalangin bang ito? Alam ko na, ito example, alam ko na mapapalayo ako sa Panginoon. Alam ko na hindi ito karapat-dapat na lugar para sa akin. Bakit mo pa rin sasabihin sa Panginoon o bakit mo pa rin itutuloy? Prayer, mga kapatid, ang kalooban pa rin ng Ama. One of the greatest prayer is, Lord, may your will be done in my life. That is the greatest prayer na pwede nating sabihin sa Panginoon. Lord, may your will be done in my life. Kahit ayaw mo, dahil ito yung makakabuti sa atin, gawin po natin mga kapatid. Dati naalala ko, ayaw ko ng gamot. Pag may sakit ako, ayaw ko ng gamot. Lalo yung paracetamol, mapait. Pero dahil ito yung makakatulong sa akin, kapag may sakit, kailangan i-take. Ganon din sa Panginoon. Kahit minsan na parabagang hindi mo nakikita yung malinaw na plano ng Diyos para sa buhay mo. Pero ito talaga yung plano ng Diyos. Sumunod ka lang. Dahil walang kabiguan sa kalooban ng Panginoon. Amen? Pray hardest when it is hardest to pray. Sometimes we are overwhelmed with problems or difficulties in life that we even neglect our most powerful weapon in life. That is prayer. Sabi nga po, why worry when you can pray? Amen? Why worry when you can pray? And prayer, ito yung sinabi ng tagapagsalita natin kaninang umaga, changes everything. Huwag tayo, tingnan nyo yung mga taong marami ng karanasan sa panalangin. Ito yung mga taong hindi tumitigil na manalangin. Bakit? Napatunayan na nila. Bakit? Naranasan na nila. Pero kung ikaw ay talagang wala pang karanasan sa Panginoon, hindi mo talaga masusubukan ng Panginoon sa buhay mo. Hindi ka susubok, hindi mo itatry yung kapangyarihan ng Panginoon sa ating buhay. Kaya nga po, panalangin, mga kapatid. In Ephesians chapter 6, verse 10 to 20, Paul talks about the armor of God, but in verse 18, here we are told to pray. We put the whole armor of God, we get ready for the battle, and then we go to war when we bow to pray. Listen, prayer is a war. Prayer is a war. Kung susundin natin ang ating laman, ayaw nitong manalangin. Lalo kapag pagod ka, lalo kapag busy ka, ayaw nitong manalangin. That's why prayer is a war. Dapat sa panalangin pa lang, nagtatagumpay na po tayo. Dapat sa panalangin pa lang, nandun yung ating pagpupursige na ipagpatuloy ang mga ganitong gawain. It is that a time for flippant, meaningless drive. It is a time to draw the sword of the Spirit and go to war with the enemy. That is why we must learn to be sensitive to the Spirit and submitted to the Father before we take on the enemy. Only then will be strong enough to stand. The devil knows this, and that is why he fights our prayer lives so strongly. He doesn't care about you going to church. He doesn't care about the things we do here at church. He doesn't care if I preach or kung nagtuturo ka, wala siyang pakialam. Ang gusto lang ni Satanas ng ating kalaban, putulin ang ating komunikasyon sa Diyos. Tingnan niyo sa war movie. Mahilig ako dyan eh. War movie. Okay? So war movie, di ba, dalawang bansa or dalawang grupo ang nag-aaway. Sino ang unang pinapatay? Ang galing ni Pastor. Ayan ang pastor ko. Di ba? Yung merong dalang radyo.
Bakit? Kapag nawala na yung regimen, wala na siyang komunikasyon sa kampo. Wala na siyang komunikasyon dun sa kanyang mga kakampi. At if in case na sila'y matalo, wala nang back up sa kanila. Kaya nga, ang unang pinapatay sa gera, ang merong dalang radyo. Ganyan din si Satanas sa ating buhay. Ang unang pinapatay ni Satanas sa ating buhay ay ang panalangin. Wala ka ng back up. Wala ka ng pupuntahan. Kapag busy ka, wala ka na, wala, limot mo na ang Diyos. Wala na. Kaya mga kapatid, mag-ingat tayo. Yes, busy tayo dito sa choir, di ba? Kumakanta tayo. Pero ang prayer life mo naman, hindi ganun ka-strong. Pwede ba yon? Pwede po. Busy tayo sa mga activity. Busy tayo sa pag-aaral ng Word of God, pero yung ating panalangin sa Diyos ay hindi ganun ka-intimate. Pwede bang mangyari yon? Pwede po. Kaya nga, unang pinapatay ni Satanas sa ating buhay ay walang iba kundi ang panalangin. Yung ating communication sa Diyos ay nang unang pinuputol niya. Kaya nga, maraming mga Kristiyano, maganda ang tindig, pero mahina spiritually. Ang ganda ang tingnan, pero mahina spiritually. Ako po, prone doon. Ako, pwede ding mangyari sa aking buhay. Maganda ang tindig, pero mahina spiritually. Bakit? Walang komunikasyon sa Diyos. Ayan po ang isa sa huwag nating papabayaan sa ating buhay, ang panalangin, mga kapatid. Amen? Amen po ba? Amen. And for my conclusion, when prayer fails, the world prevails. When prayer fails, the world prevails. Kailangan natin ang mga prayer warrior sa simbahan. Mga kalalakihan, huwag po natin sabihin ang panalangin ay para sa mga babae lamang. Hindi po. Mapababae, mapalalaki, mapabata, lahat kailangang manalangin. Amen? Minsan meron napakinggan yan, ang mga panalangin sa mga babae lamang yan. Hindi. Lahat tayo. Lahat tayo. Kung ikaw iniligtas ng Panginoon, kung ikaw anak niya, tinubos ng dugo, banal na dugo ng ating Panginoong Hesukristo, at tayo ay naligtas, pinagsisihan natin ang ating mga kasalanan, tayo nagkaroon ng pananampalataya, inilagak natin ang ating pananampalataya sa Kanya, ang komunikasyon ay nandyan. Bukas ang Panginoon para sa atin. Huwag natin hayaan na ang ating panalangin, ang tanging komunikasyon ay maputol, mga kapatid. Huwag po. Kaya nga sabi ng mga disipulo, Lord, teach us to pray. Maraming salamat po.